Hey guys, this is me again, love, and welcome back to my channel. Yes, I am back for another video. So for today's vlog, we are going to talk about plates or plato. So if you're interested, then just keep on watching. But before that, please don't forget to subscribe on my channel, tap the notification bell so you'll get notified on my next videos just like this one. So if you're ready, then let's begin. So yun nga guys, nakita nyo naman sa title kung para saan ang vlog na ito. So bakit nga ba ako gumawa ng vlog para pag-usapan ang tungkol sa plates or plato? So ganito kasi yun, recently nga nag-open ng Ikea Philippines dito sa Pasay. So merong isang item na laging out of stock dahil nasa sold out talaga siya once na dinidisplay sa store. So, ito nga yung kanilang OFTAST plates. So, ayan. Eh, bakit nga ba talaga pinagkakaguluhan tong plato na to? So, ito kasi ay nagkakahalaga lamang ng 50 pesos each. Yes, you heard that right. 50 pesos each. And, syempre, sa kiniklaim ng IKEA, this is made of tempered glass. So, and napakagaan niya. Isa rin sa mga dahilan kung bakit siya pinagkakaguluhan is nako-compare kasi yung itsura niya doon sa Winter Frost White na collection ng Corelle. Kasi pag tinignan mo siya o nang tingin, yung itsura niya talaga mukha siyang Corelle and magaan nga. Kasi nga tempered glass siya. So pag tinignan mo talagang ganyan, hindi mo makikita yung difference sa Corelle, yung Winter Frost White ng Corelle. So, since marami nga nagsasabi na mukha siyang Corelle, nagkakaroon tuloy ng comparison and nagkakaroon nga ng medyo issue. Hindi naman issue, parang usapin tungkol sa Corelle plates and IKEA plates. Siyempre, yung mga Corelle fans, hindi sila papayag na makompare lang yung Corelle plates sa IKEA plates. So, at kaya gumawa ako ng video para ipakita sa inyo kung bakit siya nako-compare sa Corelle. And ano nga ba ang pinakamagandang brand o ano ang dapat na plates na bibilin mo para sa'yo. So, continue watching and ipakikita ko sa inyo kung ano ang difference nilang dalawa. So, bago tayo mag-umpisa, personally, I use both of them. I have Corelle plates, yung Winter Frost White nila, and meron din akong IKEA plates, yung OFTAST nga nila, particularly itong OFTAST na to. So, yung aking Corelle, nabili ko siya last February 2015. So, ilang years na siya? 2015, 16, 17, 18, 19, 20. So, 8 years na sa akin yung Corelle ko. Nabili ko siya noon sa All Home Taguig, sa May Vista Mall. So, isang set na yung nabili ko. Bali, ang price niya is 7,999.75. So, madaling salta, 25 cents na lang. 8,000 na yung isang set niya. So, ang kasama niya is 6 dinner plates. May side plates, 6. May bowl, rice bowl. Soup bowl. Merong rice bowl. And meron siyang mug na kasama. 6 na. Tiga-6 din siya. So, ayan. Ito yung nabili ko noon. Isang set siya. So, ako naman, nung nasa Singapore ako, nung nakatira nga ako sa Singapore, ang plates na gamit ko talaga is yung IKEA plates nga. Kasi mahilig talaga ako sa white color lang na plates. Ayoko nung may mga design. Gusto ko yung medyo, yung minimalist lang talaga. Kasi para pag naglagay ka ng pagkain, makikita mo yung food. And since mahilig ako mag-picture ng food, so pang Instagram, mas kitang-kita, mas magandang tignan yung food sa white plates. So, yun lang naman yung perspective ko. Yun nga, since na parehas akong meron ng IKEA plates, yung OFTAST nila, and yung Corelle na Winter Frost White nila. So, papakita ko sa inyo yung difference. Una, okay, pakita ko muna tong dalawa. So, hindi nyo talaga mahahalata kung alin dito yung Corelle plate or yung IKEA plate. So, makikita nyo, unang tingin talaga sa color, sa size, and everything, mukha talaga siyang pareho. And then, magkasinggaan lang din siya. Magkasinggaan lang. So, hindi nyo talaga makikita kung alin dito yung
Corelle and alin dito yung Ikea. So ito. Okay, bali ito ngayon, papakita ko sa inyo kung alin dito yung Corelle. So ito yung Corelle. Ito yung Corelle. Meron siya diyang nakalagay na tatak. Pagdating naman sa Ikea, ito kasi bago lang to. So hindi ko pa natatanggal yung sticker niya. Pero once na tinanggal mo yung sticker niya, wala siyang nakalagay sa likod na tatak na Ikea or something. So plain lang siya na white. So ito, pinag-usapan lang muna natin yung appearance niya. Kung bakit siya talaga nako-compare na pareho. Pati sagaan, as in magkasinggaan. So okay. Pagdating naman sa shape, so ayan, this is Corelle, this is Ikea. Makikita nyo, yung Corelle, more on flat, medyo flat na siya, pa-flat ng kaunti. Samantalang yung Ikea naman, medyo curve yung dito. So ayan, dito. Makikita nyo, medyo pa-curve na siya dito. Parang may edge. Sa Corelle, wala. Smooth siya. So ayan. Pagdating naman sa dito, sa mismo, yung Corelle kasi, makikita mo, glossy siya dito, glossy finish. Tapos sa likod, glossy din siya. So ayan. Pagdating naman sa Ikea plates, so glossy rin siya dito, parehas. Pero pagdating sa likod, medyo may rough side na hindi siya ganun ka-glossy. So doon mo mapapansin yung difference niya. And based naman sa sa Corelle website, bali, ang Corelle is made of vitrel glass. So, ito yung 3 layers ng glass, different glass na pinagsama-sama para nga mas maging matibay daw siya. So, ang kanilang claim is break and chip resistant. So, ang Ikea naman, made of tempered glass. So, pag tempered glass, alam din naman nating matibay. So, yan. And then, itong Corelle, nakalagay dito, Corelle is made in USA. Pagdating naman kay Ikea OFTAST, nakalagay dito is made in China. So, after nating mapakita or ma-explain yung difference appearance nila, most likely, talagang magkahawig sila, pati sa pagkagaan. Malalaman nyo lang talaga na magkaiba sila pagdating dito sa parang edge, kasi nga smooth si Corelle, wala siyang edge, si Ikea meron. And then, siya nga pala guys, mas maliit si Ikea, kasi si Ikea is 25 centimeters in diameter, and then, ito siya, then si Corelle naman is 26 centimeters in diameter, so mas malaki siya. At saka dito, makikita nyo din, si Ikea, ay si Corelle meron siyang parang edge dito. Si Ikea wala. As in, straight lang siya. Wala kang makikita parang edge dito. Ayan. So, ayan. Makikita ko sa inyo. So, ito si Corelle, parang may line siya dito. Si Ikea wala. So, ayan. Ikea, Corelle. Sa color-wise, makikita nyo naman, almost the same sila. Okay, to be fair din naman, itong Ikea plates ko is around 12 years na sa akin. So, ito siya, buhay na buhay pa siya. Sa color naman, hindi naman siya nag-discoloration or anything. May mga scratches, makikita nyo yan. May mga scratches. Pero, wala siyang parang discoloration mismo na yung nag-iitim, wala. And then, ito namang Corelle plate ko. 8 years na nga sa akin. So, parehas lang din ng Ikea. Meron din siya mga scratches. Yan. Makikita mo. Pero wala naman siyang discoloration din. Yung parang itim-itim. So, pagdating naman sa drop test, hindi ako magda-drop test, guys. Kasi nga, sa kanilang dalawa na brand, I mean, Ikea or Corelle, may nabasag na sa akin. Actually, sa Ikea ko, may isa na akong nabasag na plate. Tapos, pagdating naman sa Corelle, meron na akong nabasag din. Actually, nakakapanghinayang kasi nalaglag lang siya sa sink. Habang hinuhugasan ko na dulas, bumagsak na basag na siya. So, ang nawala na sa aking Corelle is yung aking soup bowl, dalawa, tsaka side plate, isa. And then, yung mug ko, bawas na rin ng isa. Yung mug, hindi ko masyadong gusto yung material niya kasi parang murahin yung dating.
Pero sa plates naman, so far, wala pang nababasag sa akin. Pero may napanood akong clip sa YouTube nga na nag-drop test sila. So, itry ko na lang i-insert dito para mapanood nyo yung naging result ng drop test. Bale, ito guys, una nyang i-drop yung Ikea plates. Yan. So, bale, nakikita nyo, kahoy yung pinaglalaglagan niya. Ikea ulit. Yan, 3 times niyang nilaglag yung Ikea. Next naman is yung Corelle. So, yan naman yung Corelle. Ayan, di nabasag. Same lang din yung Ikea, hindi rin nabasag. Ngayon naman, nag-change siya ng place. Dito naman siya sa damuhan. Yan, Ikea plates muna. Ikea plate muna. Then, higher height yata yung ginawa niya. Hindi pa rin nabasag. Then, next niya yung Corelle. Same height ng Ikea nung first. And then, yung second drop test niya is same height din nung sa Ikea sa una. Okay, ngayon naman sa gravel, yung mabato. So, Ikea muna ulit. Ito, mas higher height. Hindi pa rin nabasag. Next is Corelle. Okay, hindi nabasag. Sa mas mataas, yun, nabasag. Yung Corelle sa higher height, nabasag siya. So, ito naman nag-change siya ng place. Gravel pa din. Oops, yung Ikea yon. So, nabasag agad yung Ikea. Next niya is Corelle. Hindi nabasag. And then, higher height, hindi rin nabasag. So, pare silang nabasag in different situations. So, ngayon nga guys, pag-usapan na natin kung alin nga bang plate ang dapat mong bilhin. Kung yung Ikea ba or yung Corelle. So, para sa akin, personally, depende sa tao talaga kung alin yung gusto nilang bilhin na brand. Since parehas naman silang elegant looking, depende sa tao siguro kung afford nilang bumili ng Corelle, then go for Corelle. And if medyo budgeted naman at practicality yung iniisip mo, go for Ikea. Kasi parehas lang naman silang elegant looking, minimalist and elegant. Kumbaga, there's really no need for any comparison. Kasi nga, gaya ng sinasabi ng ilan, Corelle is Corelle. Kumbaga, nasa sa'yo na yan eh. Kasi kung afford mong bumili, sige, bumili ka ng Corelle. And yun nga, alam naman natin na mas mahal ang Corelle compared sa Ikea plates. Imagine yung isang set ko nga is nag-worth siya ng 8,000 pesos. Samantalang itong isa, 50 pesos each. So, kung bibili ka ng 6, kagaya ng Corelle, nasa 300 pesos lang siya. So, kung pagsasama-samahin mo, kagaya ng isang set ng Corelle, mas mura talaga yung Ikea. Pero guys, hindi na natin kailangan magtalo-talo kung alin ang mas much better na plates, kung Ikea ba or yung Corelle. Kasi sa totoo lang guys, since meron nga ako nila pareho, pares lang silang nababasag. Actually, sa Corelle, ilan na yung nabasag ko? 4 na. Kasi nga, dalawang soup bowl, isang side plate, isang mug. So, meron din namang nabasag sa akin na Ikea plates. Ang ano mo lang doon, ang pinagkaiba lang doon, hindi masakit sa puso kasi. Yung Corelle kasi pag nabasag, since isang set nga yung binili mo, parang nakakapanghinayang talaga. Imaginein mo, nag-invest ka ng ganung kalaking halaga. And then pag nabasag, masakit sa loob. Kumbaga, mas masakit pa sa heartbreak nyo ng jowa nyo, Charis. So, yun nga. Seriously speaking, pag nabasag ang isang Ikea plates na worth 50 pesos, parang okay lang, sige lang, bili na lang uli. Pero pag Corelle yung nabasag, masakit talaga sa puso. Kung pag-uusapan natin ng practicality, syempre, dun tayo sa mura. And then, at the same time, pwede mo na rin siyang i-present sa iyong dinner table as elegant looking na mapapawaw na rin yung mga bisita mo or kung sino man. And pwede siyang gamitin for everyday use lang. Kumbaga, halimbawa, kayo lang naman sa bahay, pwede siya for everyday use. Walang special occasions, ganyan. Or kung gusto mo naman na may special occasions, and then gusto mong ipakita yung, gusto mo maging presentable yung dinner table mo, then you can go for it. Kung meron kang business na catering business, pwede kang bumili niyan. Ayan ang gamitin mong plates kasi sobrang mura talaga niya. And at the same time nga, elegant looking. Madaling salita, kung yung isang tao is afford niya lang bumili ng kaya ng budget niya and hindi niya afford bumili ng Corelle, hindi natin sila kailangang sabihan ng kung ano-ano na Corelle is much better, Corelle is Corelle. Yes, Corelle is Corelle. Talaga naman totoo yun. Pero kung kaligayahan nilang mag-purchase ng Ikea plates, then
give them that happiness. Kasi tayo, pag nag-purchase naman tayo ng gusto natin, like for example, afford nga natin bumili ng Corelle or pinag-ipunan natin magkaroon ng Corelle, so masaya ka sa purchase mo kasi nabili mo yung gusto mo. So sa mga tao naman na yun lang yung kaya ng budget nila, then okay lang din naman yun. At kung may budget din naman sila at mas gusto nilang practicality, okay lang din yun. So hindi natin kailang ipag-compare yung dalawang brand. Actually parang mga tao lang din naman yan eh. Like for example, ako, halimbawa may kakambal ako, so magkapares kami ng itsura, pero magkaiba kami ng personality. So parang ganun lang din naman dito sa plates na to. Magkapares sila ng itsura, unang tingin, magkapareho, identical. Pero pagka sinuri mo, magkaiba sila, may difference. So ganun din naman yun. Kaya kung merong mga tao na gustong bumili ng IKEA plates and mas iniisip nila na parang Corelle din naman and then mura lang, so go ahead, iyon yung bili nyo kung ano yung gusto nyo talaga. Huwag na kayong makinig sa iba na class A ng Corelle, kasi ganun yung lumalabas na perspective ng iba na parang class A ng Corelle. Hindi, kasi ang IKEA naman is a well-known brand. So to summarize all this plate wars thing, so kung Corelle or IKEA ba ang bibilin mo, it's up to you. Ikaw ang bahala. Kung gusto mo magkaroon ng parehong plates na to, gaya ko, go ahead. And kung practicality naman, since identical talaga silang tignan, yun lang naman kasi yung pinagko-compare dito ng karamihan. Yung appearance ng Corelle at saka IKEA is halos magkapareho na hindi mo makikita yung difference unless suriin mo and may sarili kang Corelle plates. So yun lang naman. Pero pagdating naman sa quality, syempre, Corelle pa din naman ng medyo angat ng kaunti. Although, masasabi ko, pares talaga silang nababasag. Depende na lang din siguro sa pagkakabagsak or pagkakagamit mo kung paano mo siya alagaan din. Since meron naman ding ibang nag-claim na 30 years na sa kanila yung Corelle set nila. And at the same time, mga pamana. Siguro, napansin ko lang din na way before, mas okay yung quality ng Corelle. Kasi sa ngayon talaga, kagaya sa akin, 1 year lang, nabasag yung isang bowl, tapos sumunod yung isang bowl ulit. Tapos recently nga, yung side plate ko yung nabasag. So yung pares lang naman, di silang nababasag. It's up to you na lang kung alin ang gusto mong bilhin talaga. Pares silang elegant, pares silang minimalist. Yun lang, brand lang talaga pinagkaiba. Minsan kasi, sa totoo lang ang mga tao, medyo brand conscious tayo na kahit sabihin na natin na iba kasi in denial eh, kasi nga brand conscious. Sorry to say, kasi nga, pag tinignan mo talaga, magkahawig naman. Yun lang naman yung sinasabi ng iba na appearance sila magkahawig. Pero pagdating nga sa quality, dun mo makikita. At saka yung material na ginamit. Kasi nga ito, vitrel, sila tempered glass. So, pares lang din naman silang matibay. Yun nga lang, syempre, Corelle has a name na matagal na sa ating mundo. Kaya talagang maraming subok na talagang mas matibay ang Corelle. So, well, no one can argue with that. Corelle is Corelle. Nagkakaroon lang talaga ng laban konti ang IKEA dahil nga, mura sila. And at the same time nga, mukha talaga siyang Corelle sa unang tingin. So, yun lang naman yun. And then, depende pa rin sa'yo kung gusto mong bumili or hindi. Pero yun nga, wag nating ipagkait sa mga taong masaya na nakabili ng Corelle-like plate na gaya ng IKEA. Actually, hindi lang naman yung IKEA plate ang medyo nahahawig sa Corelle. Maraming ibang brand sa Pilipinas na medyo nahahawig sa Corelle. Nandyan yung Home Gallery. Meron ding Simple White ng SNR. So, halos pares lang din. Meron din ako noon ng Simple White ng SNR. Pares lang din. Pinagkaiba lang yung material nila. Ito lang talagang IKEA yung nalalapit kay Corelle. Pero since yun nga, ulitin ko, Corelle is Corelle. No need to compare. Yun nga guys, sana naliwanagan kayo sa aking explanation. Wala naman akong masamang intention na lalong pag-awayin yung mga Corelle fans at IKEA fans. Ako, parehas ko silang gusto. Kasi nga, plate pa rin yan, kakainan mo din. So yun, depende na rin talaga sa'yo kung ano na lang talaga gusto mong bilhin. Kung alin sa dalawa ang gusto mong bilhin. So guys, that's all. Thank you ulit sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin sa patuloy na panonood ng aking mga vlogs. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Thank you. Have a good day. God bless.